move heavy, need a scale. Eye for success like it's Braille. Brain on Ivy, could've went to Yale. If you make it rain, I make it hell. Cliche quotes never fail. Focus in the wrong, always yells. If you put in work, you prevail. Only quote I need is keep it real. Good evening. I am Coach Lori. And I'm Coach Ming. So ayan, thank you so much. And we're super happy to see all of you guys here. And we are super proud to see all of your progress na. Yes, yes. Diba nakaka-proud? Sobrang nakaka-proud. Kasi from day one, sobrang iba pa yung kondisyon nila up to this day. So super nakakatuwa. So ayan, i-share sa atin ni Coach Ming kung ano ba yung matututunan natin. And i-workout natin for today's time. So for today's workout, gagawin po natin is leg workout. So magbibigay ako sa inyo ng tips, magde-demo ako kung paano yung ginagawa ko usually na workout, kung paano yung form na let's say sa equipment na to, hindi lang siya isang form yung magagawa. So madami siyang variation. So ma-hit natin yung mga iba't ibang muscle group. Let's say yung teardrop, focus, kung nag-focus ko sa teardrop or sa vastus lateralis, which is yung outer ano natin, outer thighs. Okay. And so yun, focus yung sa quads. And for me, focus naman ako sa hamstrings with a little bit of glute workout na rin. So what you will expect for today's training is of course matututunan nyo rin yung mga iba pang technique and yung mga iba pang skills na pwede nyo rin ma-apply sa mga training sessions nyo. And also, para sa viewers natin sa Team Kasayan, yun, marami din kayo matututunan. And just continue watching this video. So proceed tayo sa warm-up. Yes, let's go. Game. So we need to warm up first to make sure to keep our blood flow, of course, flowing. Yes. And para makaiwas din sa injury, yeah, kaya natin ginagawa yung work, yung warm up. So para din, syempre medyo mas lubricated yung joints natin. Okay, so let's start. Position na muna tayo. Okay. Sige, lapit tayo dito. Sige. Position. Nandun na sila sa dingin. Sige, position na kayo saan, yan, medyo maluwag-luwag. Ano pa tayo? Sige, space pa tayo, bro. Lapit pa tayo sa harap. Sige. Okay yan. Sige, lapit tayo. Okay lang yan. Dikit-dikit tayo. Close tayo. Yan, tapos maglagi tayo ng konti doon. Okay, so start tayo. Wait lang, mag-timer lang ako ng konti, ha? Timer lang tayo ng 30 seconds. Let's do air squat. Kaya? Sige, game. 1, 2, 3, go. Air squat. Deep. Paupo sa likod. Chest out. Inhale, exhale on top. Paupo sa likod. Open your knees. 4, 3, 2, and 1. And stand up. Next is hip circles. Okay, kanan muna tayo. Keep your balance lang. It's okay. Sige, go. Tuloy-tuloy lang tayo. Okay, kabila. Focus, ha? 4, 3, 2, and 1. So, lateral lunge. Okay, go. Papo sa kanan, sa kaliwa. Make sure naka-stretch ito. Ito naman yung naka-flat. Okay? Chest out. Yes.
5, 4, 3, 2, and 1. Okay? Next is, kung ito yung nasa harap, ito naman yung nasa harap. Okay? Alternate. Dito. And then, reach the ceiling. Hands here. Kabilang leg naman. Reach the ceiling. Okay, tuloy-tuloy ah. Kabilang leg naman. Okay, reach the ceiling. Stretch. Other leg. Reach the ceiling. Last. All right. Second to the last is drop and then lift. So open your legs like this. Hold here. Drop and then lift. Stretch. Straighten your legs. Drop again. Chest out and lift. Chest up. Exhale. Inhale. Good. Continue now. 3 seconds left. Lift. Drop. And lift. And drop. Stay. Open your hip. Get chest out. Open your hip. Keep breathing. Upo, upo. Chest up. 2 and 1. All right. Thank you so much. Palpakan natin ang ating sasabihin. Mas napagod pa ako sa ano kesa workout ah. Talagang di nagaano eh. Nag-warm up. So yun guys. Mantaya kailangan ng warm up kasi minsan shortcut ako ginagawa ko which is mali. So yun minsan takaw talaga sa injury. Mga ganun kapag di tayo nag-warm up. So, tsaka mas better yung performance natin talaga kapag, yan, nag-warm up tayo. And recovery. Yeah. Mas mabilis tayo mag-recover pag nag-warm. Okay, okay, so na mag-start tayo kay Coach May. Pahinga tayo for 1 minute. Oh, pahinga muna. Hininga lang. Sorry ah. Pahinga muna tayo for 1 minute, then diretso tayo kay Coach May. And then for me, alternate tayo. Okay? Okay guys, so yung first exercise natin na gagawin, na gagawin natin is itong V-squat, pero gagawin natin yung pa-reverse, no? So, ipapakita ko paano ko siya usually ginagawa. So, ito. So, dalawang variation siya. Kapag inurong mo yung puwet mo, mas target na nai-hit natin is yung glutes. Kapag ganito. Tapos naman, pag finorward nyo, mas ma-hit natin yung quads natin. Yan. Tapos guys, yung usually na ginagawa ko, mas control talaga. Every time na nag-workout ako, even sa legs or sa chest, mas control ko yung negatives or yung eccentric motion. Kasi pag control nyo, mas maiwasan natin yung injury. Unlike kasi na bara-bara lang na makapag-rep lang. Tapos kasi iniwasan natin yung momentum dito. Tapos yung benefit ng eccentric motion is mape-prepare nyo yung load. So, mapifeel nyo yung load na kaya nyo, yung weight. Tapos, yun. Tapos mas, ano pa, mabibreak natin yung muscle fiber habang nagsistretch siya. So, pag na-break natin yung muscle fiber, pag nag-recover siya, mas lalaki yung muscle fiber. So, yun nangyari. So, bibigay tayo ng ano? Wait lang. Wait lang. So, ayan. Meron tayong gagawin for today's vlog. Medyo interactive. Wow talaga. So, gagawa tayo ng spin the wheel. Wow talaga. Spin the wheel. So, ngayon pipili tayo ng pinaka, kumbaga, protein chain, patag. What's this? Pinaka-sugo. Oh, nagagawa ng workout. Anyways, so I'll just put in here the names. Transformation. So
So kaya ito na natin gagawin para at least matry yung form. Tapos kung ano yung makita kong ano, kung ano yung makita kong wrong form, pwede natin makorrect. Diba? Para at least pa nag-workout kayo, na kayo na lang, alam niyo na yung paano yung gagawin. KSYNT, nandito ngayon gumawa tayo ng spin the wheel para sa yung magta-try ng exercise kung sino man yung mapipiliin natin dito, okay? So, pindutin natin, coaching. Ang napili. Maswerte. Ang maswerteng magbubuhat ng 40 kilos. Ay, si Sir Gerald. Si Sir Gerald ang maswerteng bubuhat ng 40 kilos. Okay. So, sir, gawin nyo yung form nyo, kung ano yung usually yung ginagawa pag ikaw ng gym. I mean, pag nag-workout nito, paano mo siya ginagawa? Tapos, i-correct natin. Ayan. Yan. Kung yan, kung ito, pwede rin to, guys. So, minsan ginagawa ko rin to. Yung focus naman nito is yung, ano talaga, yung quads. So, pero kung gusto nyo i-target yung overall, yung quads and glutes, reverse, ano tayo? Reverse V-squat. Sige. Yeah. Yeah, okay. Nice. Okay. Ayun. So, ayun, nakita nyo guys, mas mabagal yung ano niya, eccentric kasi concentric. So, mas ano, beneficial yon para sa akin, mas nagkakaroon ako doon ng delayed onset muscle soreness. So, after 2 days, mas masakit yung legs ko. So, tsaka, yun na nga, iwas sa injury, lalo na kapag mabilis kasi yung, ano, yung eccentric, minsan mawawala tayo sa form, minsan nagwiwigil yung legs natin. Unlike na pag controlled natin, yung eccentric talagang may iwasan natin yung, ano, yung injury. Tapos, alam ng utak natin na yung load natin, control natin yung bigat. Okay? So, next naman is Coach Lori. Magde-demo nung ano, next workout. Alright, so ayan, second exercise tayo. Ito yung RDL. So, free weights yung gagamitin natin. So, ngayon, ang position is yung paa is shoulder width apart lang. Kapantay lang siya ng balikat mo kung ano yung distance niya. Now, mas perfect ito if medyo naka-flare out siya ng konti. Yung hands mo, here lang. Make sure na okay yung posture natin. Hindi tayo magka-hunch back, okay? Okay? Okay yung posture natin. Ngayon, yung pinaka-technique din dito, yung isipin mo, dadalhin mo yung weight papunta sa shins. Dito. Parang iti-trace mo siya. Ganon. So ngayon, minsan nagkakaroon kasi ng confusion sa squats, di ba? At saka sa RDL. So ngayon, for this one, yung hip, parang may humahatak na rope. Parang talking in metaphors na lang dahil na parang yung puwet mo parang hinahatak siya ng rope sa likod. Parang ganun yung feeling. Now, yung gravity ng katawan mo, ilalagay mo sa heel. Okay, para din may humahatak sa heel mo pababa. Wala yung weight mo sa harap. Okay, ang pinaka weight mo, ilalagay mo siya doon sa heel. Andon yung technique. So, if you're gonna try it, para medyo palutangin mo to, mas makifeel mo yan, actually. Okay, so I'm gonna do it. Make sure na hindi huhukot, sasakit yung lower back. Okay? Alright, so let's do mga 10 reps siguro, okay? Parang tinitrace yung shin. One. Hindi rin mag-hyperextend, okay? That's mali. So hanggang dito lang, tuck your chin dito sa chest, okay? Hindi yan gaganito, okay? Tatanggalin natin yung pressure dito sa spine natin, never yan gaganyan. So it should be tucked in your chest always. Here. One. Inhale. Exhale, two. Weight nasa heel, inhale. Exhale, three. Trace the shins. Inhale. Five. Siguro mag-8 reps ako para kayo naman. Inhale. Six. Seven. Nagustuhan mo. Eight. Tapusin ko na. Nine. And last. Inhale. And 10. Okay? So, hip movement siya.
hip yung aatras, hip lang din yung babalik. Hindi mag-hyperextend, okay? So, let's choose someone. Oo, ang napili. Jace so. Pimindot, go Jace. Sorry guys. Smart. Ken. Ken. Ay, ayan. Ayan. Okay ba yung weight or anhan natin siya ng 5 muna? Okay na muna yan. Oh. Okay na ba to? Okay, sir? Laki-laki ni sir eh. Kayang-kaya ni sir yan. Yeah. Yan, tama. Shoulder width. Yung una, tama. Tama yung pa. Maka-flare out ng konti. Bawas ng konti. Yan, okay? Kuha ka natin. Chest out. Posture muna. Okay? Make sure everything is activated, ah. Upo ka ng konti pa. Bago mo siya kukuyaan. Okay? Bago mo siya kukuhanin. Huwag mo siya kukuhanin na lang ganito. Kuhain mo siya. Baba mo pa yung puwet mo. Okay? Baba mo pa yung puwet. Yan. Chest out. Activated yung core. Okay. Go. Alright. And then, hip. Parang tinitrace yung shin, so mas malapit pa siya sa'yo dapat. Yon, okay? Pagdikitin natin ng konti pa yung kamay. Okay. Sige, babalik yung hip. Chest out, ah. Alright. Mas malapit pa sa'yo. Tinitrace mo yung shins. So, huwag maghuhukot yung likod, ah. Okay, go. Inhale. Yan, yan, yan. Exhale on top. Pero eto, yung posture natin, ayusin pa natin, okay? Yan. Four, chest out. Chest up. Chest up. Okay. Atras yung hip. Chest is up. Chest out ka, sir. Yan. Six. Inhale. Ramdam mo yung stretch dito. Yeah, I got it. Go. Eight, last two. Posture natin, ha. Chest up pa. Up. Okay. Pupa natin na konti. Alright. And up. Okay. Great job. So yan, ang kailangan natin lang next time na mas improve pa is yung posture ng konti since first time pa lang ni Sir Gawin, but he did super great with this exercise. So now, move on tayo sa next. Next exercise natin is leg press. Tara. Okay guys, sa leg press naman, so papakita ko yung iba't ibang variation na pag ginawa nyo yung, pag binaba nyo lang yung placement ng paa nyo, mag-iiba na agad yung target na muscle na tatamaan. No, so papakita ko kung paano may hit mo na tong mas majority. So lahat naman yan may hit mo, pero mas majority lang pag iniba mo yung placement ng paa, iba yung tatamaan. So tatargetin natin tong yung quads, yung teardrop. So yan. So yung normal kasi, ito yung normal pala muna. So yung normal, lahat. So lahat naman yan tatamaan sa normal, yan. So make sure nyo palagi na yung point A to point B yung gagawin nyo, yung full rep talaga. Mas beneficial to sa muscle growth pag full rep. Tapos yung eccentric motion ganito. So slowly yan. So make sure nyo din na yung weight nyo is kaya na kahit walang spotter kaya nyo siyang buhatin para yun, may iwasan din natin yung injury. So, ayun na. So, gagawin ko na yung ito yung target. So, bababa ko lang pa ako. Medyo close. Yan. Okay. So, nakita nyo yung tempo. So, yun yung masasuggest ko na ganun siya kabagal pag ginawa nyo. So, kaya better na yung weight talaga is kaya nyo. Huwag kayong maglalagay ng weight na mabigat para magawa nyo yung ganung tempo na mas mabagal. Okay? Tapos, kung target nyo naman is yung hamstring, ito. Yan, mas mataas. Okay? Yan. And kung makikita nyo, mas nagko-contract yung hamstring ko dito compare sa kanina. Okay,
So, yun. Para sa akin naman, it doesn't matter na kung sobrang heavy, di ba? As long na kaya nyo talaga yung weight. So, na kaya nyo yung weight na mas mabagal yung contraction. Okay? Kasi iba, napapansin natin, makapag-load lang sila ng weight, masabi nila heavy, pero hindi naman nila na-full range. No? So, parang para sa akin, parang bitin. Bitin yung sakit, parang kulang eh. Diba? So, ayun, yung para sa akin, yun kasi yung usual kong ginagawa. Okay, so, sino magde-demo? Next. Wait, let's try. Next challenger is... Iyan! So, siyempre kay Sir Iyan, dadagdagan natin ng onte. Para mas okay. Ma-feel niya. Ilagay natin lahat. Ilagay natin lahat. De, para mas ma-feel niya yung ano, kung saan talaga yung tinatamaan. Okay? So, start muna tayo. Sir Iyan, sa yan, sa mas mababa na position. Di ata siya aano dito. Try mo pa, mas baba mo pa ng onte. Ayan. Nice. Ito 10 reps. 2. 3. 4. 5. Last 5. 1. 2. 3, last 2, 1 more, okay, tapos kumusta, saan mo siya mas na-feel, quads talaga, diba, tapos sa weight, kahit hindi siya ganun kabigat, mas ano, na-feel mo yung burn, diba, yun, so, yun naman yung target natin talaga pag nag, ano, gusto natin mag-build yung muscle hypertrophy. Okay, tapos sige, try natin yung isa, mas higher, para sa hamstring. Baba mo pa lang siya on. Yan, okay. Nice. Pwede mo siya i-buka, yan. Nabi-feel mo hamstring? Okay. Five more. Ayos. Okay. Ganda ng tempo. I love it. So, ayun. So, ayun na ano mo, Sir Iyan, yung difference. Okay. Okay. So, ang next workout natin, this workout is medyo tricky lang din siya gawin, which is the reverse frog pumps. So, dito natin siya gagawin sa Smith machine. Now, what I love to do right now is maglagay nito. So, i-show ko din sa inyo kung paano siya ilagay. Kung meron kayong mga bands, maganda kung makapaglagay nito kayo. Kasi, explain ko kumagat. Sige, lapit kayo dito. Okay lang kahit nandito tayo sa malapit. Ayun. So, nilalagyan ko siya nito because para hindi siya, di ba minsan bumabalik na ganun? Bumabalik siya mag-isa. Normal yun sa Smith machine equipment. So, ngayon, gagawin ko, well, may pa-tutorial ng ano. So, here, ipapasok ko yung bilog dito sa pinaka-hook niya. Ikot ko ngayon siya dito, banda. Hindi dito sa bakal ng kung saan siya may oil or something, ah. Sa ilalim, okay? Sa ilalim nun. Tapos, ibabalik niya siya dito. Ngayon, iba-adjust ko na lang pagka umusog doon. Okay? Wait. Okay. To make sure na it's not gonna balik, ganun. So ngayon, ilalagay din natin yung pinaka lock dito lang, okay? Para naman may support kayo pagka bumaba siya. So I'll show you kasi how it's done, okay? Kung bakit natin siya kailangan gawin. Ngayon, ilalagay natin yung ating hips dito sa ilalim, okay? Dito sa pinakadulo ng bench, okay? So, panoorin nyo kasi itatry nyo siya mamaya kung sino yung mapipili natin. Alright? So,
So ngayon, minsan kailangan mo ng assistance, pero if you have this naman, you can do it on your own. Now, yung paa natin, make sure din na naka-outwardly rotated din siya dito sa may bandang gitna. Okay? Huwag dito, dito sa gitna. Ngayon, yung paa is medyo naka-outwardly rotated, hindi diretso, medyo pa ganyan. Alright? So, gawin ko siya. Hindi muna ako maglalagay ng weight kasi actually, hindi siya madaling exercise. Okay? Para especially dun sa magta-try din. Okay? So, ganyan, and then, wait lang ha, usog ko pa yung sarili ko. Okay. So, ganyan yung position, and then, steady lang tayo dito, hawak lang tayo dito sa pinaka bench, and yung chin, nakatak lang dito, hindi ka ganun-ganun, okay? And then, move up, squeeze your glutes, your hamstrings, and down. Inhale here, not too much hinge here because sasakit yung lower back. Okay, so hanggang dito lang, kung saan contracted yung glutes mo. 1 second pause there, and then baba, inhale, exhale. Huwag mag-iiba yung position ng paa. Inhale, exhale, squeeze. Inhale, exhale. Inhale. Okay, try natin. Try natin siyang gawin. Okay? Sige. Ang napili! Ngayon mo gagawa. Dapat. Okay. So, next na napili ay contestant Mark! Okay. Abante ko pa. Tingin? Okay. Okay. Tingin ko ang nagagawa eh. Sige. Game? Sige. Lapit pa tayo. Atras pa tayo doon. Sige, dito mo pa ilagay yung hips mo. Yan. Okay? Kulong pa. Hindi, tama na siya. Tama na? Taas. Sige, okay. Taas natin yung paa. Yan. Wait lang ah. Okay. Open natin yung yan. Perfect. Okay. So, hawak lang ah. Inhale sa baba. Steady position ng feet. Perfect na yung position yan. And then, push up. Squeeze your glutes. Huwag sobra. Nandun lang. Okay, one. Baba, 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 baba. And up. 2. Kumusta? Inhale. Baba pa. Baba, baba, baba. Yan. Go. And up. 3. Okay, go. Tama na yung position ng foot mo, ha? Inhale. And then, up. 4. Let's try mga 8. Mobility. 7. Squeeze your glutes. Focus. Inhale. Exhale. Alright. Last 2. Kahit ako, hindi ko pa natatry yan. Namuli ko. Kamusta yung feeling? Tinilis ko lang po yung buligat. Pero na-feel mo sa glutes. Pero okay ka lang. Okay ka na. Wala na yung pulikat? Okay. Sure ka. Pero kamusta yung feeling sa glutes? Yung, I mean, yung pinaka-contraction niya, yung engagement. Pag sinagat ko po, feel na ko yung feel na feel. Alam pa yung glutes din. Oo. Yeah, tsaka yung hamstring. Okay guys, so next exercise natin will be Smith Machine Elevated Squats. So, kuha lang kayo ng plates since wala tayong mga parang elevated na kahoy dito. So, ginagamit ko usually is tong plate na number 10. So, yan. So, yung target niyan kasi kaya ako ito yung mga ginagawa ko, yung lahat ng exercise na ginagawa ko kasi medyo kulang ko sa part, sa body part ko, sa legs ko, sorry. Is yung biyak pa ng legs, yung ano, vastus medialis ito. So, yun. So, ito yung mga workout na to para to dun. So, papakita ko siya kung paano. Lagyan ko lang ng weight. Yan. Make sure nyo yung back nyo, yung core nyo laging naka-flex, no? Bago kayo bumaba. So, inhale muna.
Yung inhale nyo dapat palabas, hindi yung paloob. Hindi paloob yung, hindi pa ganito. Dapat yung inhale nyo palabas. Yan. So, yan. So, sino magda-demo? Nike. Mark. Siya ulit. Naka-recover ka na, bro? Okay. Next is Ezreal. Babe. Try mo pa mas closer pa yung foot mo. Closer pa on this. Yan. Okay. Good. One. Two. Okay. Kumusta naman? Okay naman? May feel mo sa quads talaga. Okay, good. So, next workout natin is hip thrust. D-stance, okay? So, ito yung variation ng hip thrust. If may idea kayo kung paano gawin yung hip thrust, this is the variation of it. But I'm also gonna show how to properly do the hip thrust itself kasi yun yung pinaka-foundation natin, di ba? Okay. So, paano nga ba siya gawin? Make sure na yung scapula nyo or yung shoulder blades ay nakapasok sa bench, okay? So, yun mismo, hanggang sa ilalim ng shoulder blade, siya yung nakasampa. Okay, that's first. Now, yung paa, make sure na vertical yung knee at eto. At yung heel. Make sure na nakasampa yan na kasi pagka mababa, iba yung engagement niyan, okay? Tapos mas maganda yung engagement niyo, mas pasok yung engagement niyo sa glutes and hamstrings pagka mas mataas, kumbaga nandito sa ilalim ng shoulder blades. Now, yung paa should be externally rotated, okay? Naka-externally rotated yung paa. And then, yung rib, that's the reason why also kailangan hanggang ilalim ng shoulder blades yung nakasampa is because to make sure that the rib is not included in the movement. Meaning, may mga sumasabay kasi sa momentum, like this. Mali, okay? One, and up. Mali. Now, it should be from the rib down. Rib down lang yung movement, hindi kasama yung taas, rib up. Okay, so from here, rib down yung movement, it's gonna be like this. Okay, inhale. And then exhale on top, okay? So, hindi kasama yung buong katawan. Nag-gets yung difference. Now, for B stance, it's gonna be like this. So now, isolated yung movement, okay? So ngayon, uunahin natin yung kaliwa. Ngayon, ang itataas natin is yung kanan, okay? So katapat siya ng toes, okay? Ito yung pinakakatapat niya. Nakaganyan lang siya, nakasupport lang siya. Yung pinaka-working leg natin is this one, okay? I'm gonna do it. Baby, pakuha ako nito. So, unahin natin yung kaliwa. Next, yung kanan. Susunod si Luis. Okay? Luis, mag-ready ka na. Okay. So, dito lang yung weight. Okay? And then, tataas natin yung isa. Naka-support lang yan. Naka-externally rotated pa rin. Now, from rib down, na ganyan yung movement. Inhale and exhale on top, okay? Naka-tuck yung chin sa chest. Always remember that. Do not do this, okay? So, chin tuck. Kakalok lang dito sa baba, okay? Tuck to your chest, inhale, and then exhale. Okay. After that, rest kayo kahit mga 15 seconds, okay? Para magawa naman natin ng tama yung next na leg, okay? Next, after this, is katapat nito yung toes, ha? Nakataas, and then, inhale and exhale on top. From rib, down yung movement. Two. Inhale, chin tuck to your chest always. Three. Okay, it's your turn. Tama. Hanggang ilalim ng shoulder blades. Tapos, yung tuhod, open pa natin siya ng konti. Lapit natin siya sa'yo ng konti, yung paa. Sige, try nga natin tumaas. Para makita ko. Sige pa. Alright. Perfect.
So from your rib, down lang yung ataas, okay? Tuck to your chin, perfect, okay? Lagyan natin ng weight. Ngayon, since B-stands tayo, kaliwa muna yung working leg, taas natin ito, katapat ng toes, no? Nakasupport lang siya. Okay, katapat dapat siya ng toes mo, ha? Okay, go. Mga 10 reps each. Baba tayo ng konti, sobra tayo malapit, okay? Okay. Inhale. Exhale, creep. Baba, baba, baba. Taas pa, taas, 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 taas. Yan, 4, okay? Inhale. Inhale. Exhale, 9. Contract your glutes. Great job! Kamusta, Luis? Ay, ako. Kamusta? Kamusta yung workout? Contracted. Contracted naman. Contracted na contracted. So, ayun. Ayan na. Next workout na tayo kay Coach Main. Okay, so last exercise tayo sa na ituturo ko is tong leg extension. So, dalawang variation lagi ginagawa ko dito. Ginagawa ko palagi 4 sets each. 4 sets, 4 sets. So, yung isa, yung una is yan, mas malapit to. Tapos ginagawa ko, nakataas yung puwet ko. Nakataas yung puwet ko, tapos yung toes ko nakataas. Nakadorsi. So yung target nito is ito. Mas ma-feel nyo siya talaga na ito yung tumatama. Okay? Yan yung nasa-stretch. Okay? So hindi nyo kailangan din na mabigat. Basta control nyo yung rep. Yung range ko madalas is 15 to 20 reps. So nasa inyo kung saan kayo komportable. Yan. Pansin nyo, ito yung gumagana. Wala siya halos dito. Okay? So proceed tayo sa next. Purong lang natin. So ito naman, itong upper thighs. Okay? So dito naman is same pa rin. Pero mas natatarget dito is ito. Mas mapifeel nyo ito. Though tinatamaan din to kasi yung ano talaga yung target talaga ng leg extension is more on quads. So, pero pag ginanan nyo, mas tinatamaan din tong outer quads natin. Ikaw na pala. Okay bro, so ano man na lang, bawasan mo na siguro. Yung at least yung parang first set mo. Lisa, may film? Mas may film mo siya dito? Okay, sige. Do it 10. 10 reps. 1. Control pa yung baba. Magalaw mo pa. Yan. 3. 4. 9. Last one. Okay. Ma-feel mo less siya dito. Dito siya nakafocus, diba? Okay. So next naman is yung pull naman. Para, ito yung usual talaga na ginagawa. Ayan. Sandal. Ah. Para dito naman. Sandal. Yan. 2. 3. 4. Nice. Okay. Yes. Na-feel mo dito? Dito. Okay. So, yun guys. So, onting ano lang, onting iba lang ng placement, in-adjust lang natin yung upuan, tapos in-adjust natin yung toe. So, iba na yung target muscle. So, ayun. Tapos na ako, tapos si Coach Lori na yung next. Okay, so for the last exercise, gagawin natin is cable step ups. Dito tayo sa may cable machine. So, next workout natin is cable step ups. Let's say, ang working leg muna natin is yung kaliwa. So, kaya ng kamay, hawak lang here. Dito yung kaliwang pa, and then make sure to keep your balance. Now, to also give you a technique or parang kumbaga another hint then kung paano siya gagawin is yung weight nyo, ilalagay nyo siya sa heel, okay? Kumbaga siya yung parang umaakyat, okay? Hindi ito. Nandito yung weight sa ilalim, okay? Kumbaga ganon, hindi naman siya gagawin nakaganyan, di ba? Pero sa imagination mo, nandito yung weight mo. Okay? Ngayon, andyan yung weight, palakyat, up. Dito lang. And pagbababa naman, yung paa, dito mo siya sa medyo malayo, ibababa, para mas dito sa glutes naka-engage. Okay? 2. Inhale. Exhale, 3.
6. Medyo malayo ng konti sa'yo. Dito sa malayo. Okay, next leg tayo. Let's make sure na your chin is tucked to your chest at all times. Now, next leg is here. Sa kanan. 1. And then, far from you. And then up. Make sure the weight is nasa heel. Okay. To make sure to keep your balance, is titingin tayo sa isang direction lang, okay? Huwag kung saan-saan para hindi tayo ma-out of balance. Next contender is Tai Wave. Ang swerte mo, Carl! I think ikaw talaga to. Sabi ko, Nick, kaya mo yan. Kaliwa muna. Sige, taas natin yung kaliwa. Ito muna yung kamay. Tapos kaliwang paa. Tama yung kamay yan. Yan. Pasok natin na maayos. Yun. Tapos tuck your chin. Sige. Balance, look at sa isang direction. Hawak sa bewang. Yan. Para may hamstring. Okay? Yan. Tayo mo yan. Focus. Patong. Sige, tama. Patong ka. Patong. Sige, taas. Patong. Tiptoe lang. Tiptoe ka lang. Yan. Tapos baba mo. Sa malayo. Sa malayo. Okay. Dahan-dahan. Okay. Medyo mas malayo ng konti. Yun. Okay? Huwag masyado malayo. Ah. Bawas ng konti. Yun. Okay? And 4. Yan. Dahan-dahan. Slowly pagbaba. Go. Up. And 5. Yan. Slow impact. Go. Up. 2. Yan. Far from you. Perfect. Go. Up. And 3. Down. And 12. Alright! Kamusta yung maging suki ng workout natin for today's vlog? So, ayan. Carl, kamusta? Kamusta yung cable step-ups natin? Yung engagement sa'yo and... Kamusta yung tama? Tamang-tama, sir. Oo. Tama. Tamang-tama. Kanina pa siya nag-workout eh. So, ayan. So yun, tapos na tayo guys. Sana nag-enjoy kayo. Ayun, palapakan nyo naman yung mga sarili nyo. Palapakan naman natin yung mga Team Kasayan. Ayan. So ayan, nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa pag-attend dito sa group training session natin. And sobrang nag-enjoy din kami. Nagpapasalamat kami sa, alam nyo yan, sa pag-cooperate nyo at pag-focus nyo din. Kasi para din to sa learning na bawat isa sa mga viewers natin. Kung nakaabot kayo sa part na ito, is maraming maraming salamat. And I hope na marami din kayo natutunan sa video na ito. Yon. Yes, yes. Thank you, Ben. Salamat. Thank you. So yun guys, sana nag-enjoy kayo. Sana marami kayong natutunan sa tinuro ko na leg workout and dun sa glutes and hamstring na tinuro ni Lori. And that's it. Ngayon, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nanood. And also, para doon sa mga challenger natin na hindi naka-attend for today's session, is we hope na mapanood nyo rin itong vlog na ito para naman ma-i-apply nyo rin sa next leg training sessions nyo kung ano yung mga naituro namin ni Ming and ma-apply nyo sila. Now, para sa lahat ng 12-week challenge transformation natin is galingan nyo, okay? Tuloy-tuloy lang and good luck sa inyong lahat. Walang susuko, okay? So that's it. Stay hungry, stay humble, be legendary. Kasayan, out!